Po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, kalampitos, kaagapay. So ito po mga kalingap, andito po kami sa may tabi ng dagat. Ayan, maghanap po tayo ng bibigyan natin mamaya ng bigas. Ayan po ang bahay ni... Anong pangalan mo ate? Jinky. Jinky. Ah, Jinky. Ayan, so ito yung bahay nila. Ito daw yung anak niya. Tapos, libor po yung asawa niya. Ayan, so tara, pasok tayo ate. Magtatanong lang ako na... Ayan o. Daming aso. Ito ba? Yes, sir. Tapos, ilan kayo dito? Ano? Bali, ano kami dyan? Siyam. Siyam kayong natutulog dito? Hindi, sa lima. Ah, lima? Lima. Tapos yung ibang anak ko dito sa kabila kila mama. Ah, ito anak mo? Anak ko po yan. Ito, asawa niya? Ah, okay. Ito po yung bahay nila, Nanay Jinky. Ayan. Lima, ba, pwede pumasok, no? Silipin ko lang. Ayan. Hindi, tulugan ba ito? Tulugan. Ay, grabe. Ito yung tulugan. Lima po silang natutulog dito, mga kalingap. Ayan. Trapal lang po. Dito sila nakatira, trapal. Ayan. Ayan. So, ito na yung bahay nila. Trapal. Ayan. Ay, dito po tayo ate, may mga tanong lang ako. Ayan. Ay, ginap kuya dyan. Sila. Mahuhulog na. Ayan, oo nga, mahulog na yung ano nila, parang katri nila. Ayan, ito po si Nanay Jinky. Ayan, mga kalingap. Ayan. Ayan, maganda po si Nanay Jinky. Nanay mo yan? Nanay ko po. Ah, ito po yung nanay niya. Umanang-mana lang sabay talaga kayo. Sabay kami nagtirik ng bahay. Oo. Nang pangalan mo, Nay? Emma po. Emma, si Emma. Kami po natutulog sa ganyan lang din. Wala pa kami ano. Yung mga bata, mga trapa lang ang sapin. Oo. Grabe. Paano pag umuulan ng malakas? Oh. Wala. Ngayon, pag mag-ulan ng malakas, siguradong punit-punit na yan. Grabe. Lusot-lusot na nga mo. Wala na. Grabe pa. Pero mainit ito kasi ito oh. Ito yung nagpapainit saka ito. Grabe. Para na nga tayong nililecho dito. Doon na nga tayo sa labas. Doon na tayo sa labas. Ayan. Ayan dito. Malamig dito oh. Grabe. Ang init. Ayan. So ano nga yung pangalan ng asawa? Ito tatay mo, itong tatay opo, mo. Tatay yan si tatay. Anong trabaho ng asawa mo, Nay? Laborer lang po. Labor sa nagbabagis-bagis diyan sa pag may nadating na isda. Ah, so magkano yung sinasahod niya? Depende kung ilan yung baba. Siguro minsan nakakita siya ng 160, bihira makita ng 300. 300 sa isang araw? Bihira naman yun. Bihira pa yun. Bihira grabe pa yun. Grabe yung ano niyo pala dito. Kasi dapat ang isang tao, ang isang pamilya dapat kumikita ng 1,500 a day. Yan. Pero kung kumikita ka lang ng 300, talagang kulang. Wala ka nang maitatabi. Wala na po. Wala na pong pagkain lang yun. Pagkain lang. Kulang pa. Oo, kulang pa. Hindi nga yan magkapagtaytay. Wala silang kakainin. Tulad ngayon, di makatayo dahil yung baho kagabi, kanilang tanghalian, naubusan na siya, wala nang makain. Ato, wala na din ako ng pera. Ikaw, anong trabaho mo? Nagtataytay lang po. Nag? Tataytay. Ano yung taytay? Yung puti na pasa, pinapasa. Ah, ay oo. Iba kasing tawag sa amin, tapahan. Tapahan. Taytay sa inyo.
So, sinasahuran ko po ba kayo doon? O magkano naman yung isang ano? Isang... isang kaing ano? Depende kung ilang makailang kaming kaing. Ang kaing ay ano, 8 minsan. Minsan 6. Kung pag naka ano kami, 8 lang, 80 na kaing. Mahigit lang yung 400. 400. Grabe mo. Tapos yung isang pito yung anak mo, isa lang yung nag-aaral ngayon. Ano, bali po ano yan, pitong anim na nag-aaral. Anim na nag-aaral. Ah, isa yung nakapag-asawa na, lalaki. Ilan yung anak mo na babae? Apat. Apat, bali tatlo yung tatlo lalaki. Yung pinakabunso, magkano, ilan yung ano, ilang taon? 7. Ah, yung pinabunso. Pero ngayon, nag-stop ka na mag, ano, wag niyo nang dagdagan. Ayan, mag, ano na kayo, mag family planning na kayo. Ayan. Pag hindi masyadong, hindi ko rin alam bakit sa Pinoy, tayong mga mahihirap. Tayong mahilig magparami. Ayan. Ang ganyan din kasi yung ano ng ano, ngayon na sinusulong na dapat nagpa-family planning kasi sa hirap ng buhay natin. Yan. Pero yung iba rin kahit mahirap, mas gusto pa rin yung mas marami yung pamilya. Yan, nasa Pinoy talaga yan. Pero mas maganda nagpa-plano tayo kasi lalo na pag ano, wala tayong kaya, ang isipin din natin yung mga future ng mga anak natin. Kasi mahirap din kung magagaya sila sa atin, na mahirap tayo, tapos sila din, mahirap din yung tatahati nila. Yan. Kasi ang ano kasi ng mindset ng mayaman, kaya hindi nagpaparami ng anak yan. Kasi ayaw din nilang ano, gusto nila yung anak nila, makapagtapos din. Kung baga, secure na yung, sinisecure nila yung future ng mga anak nila. Yan. So, dapat ano din natin i-practice din natin na tayong mga mahirap, mga medyo limitahan din natin yung anak natin. Kung baga, panganganak, ganun. Kasi kami din, pati kami sampo kami, magkakapatid. Mahirap din kami, ganun. 13 kami dapat, tatlo yung namatay. So, wala din trabaho. Yung tatay ko, farmer din, yung nanay ko nasa bahay lang. Tapos, grabe din yung ano namin kasi wala din sapat na ano kita. Kumbaga yung kikitain ng sa pagtatanim ng ano mais ng tatay ko. Pag na-harvest na 'yan, ibabayad na lang sa utang kasi kumbaga yung kinain mo ngayon utang pa 'yon. Ganun yung nangyayari sa atin mga mahihirap. So sige. Ano lang, kaming sampo din, parang dalawa lang yung nakatapos sa amin. Kaya nga, kahit ganong hirap, pinipilip ko makapag... Oo, dapat i-ano natin yung mga anak natin. Kahit mahirap. Oo, pero hindi ano rin yan dapat, minsan kahit din sa ano, sa mga bata, dipindi rin yan. Kahit gano'n nagtsatsaga yung tatay, pero yung anak hindi rin. Ay, pero yung panganay, kasaway din. Yung panganay ko, mahirap pero tumigil siya. Tapos ngayon, tuloy-tuloy naman yung pasok niya. At gusto niyang makapagtapos. Oo, dapat may pangarap tayo. Kaya ako kahit hindi ako naging, sabi natin, hindi ako naging successful sa buhay. At least, nakapagtapos ako. Na hindi masyadong ginastuhan ng tatay ko, ng nanay ko. Kasi may sakit din yung tatay ko namatay siya sa ano, may pneumonia, tsaka may TB. Dahil din yun sa ano dati, sa kabuhat ng mga mabibigat, yung trabaho na kahit ganitong katirik yung araw. Dati nag-ano kami, nagpapalay kami mais, inabot na kami alas 12, tapos alaw na, balik na naman sa ganito. Yun, mahirap din. Tapos dati, bago din kami mag-aral, mag-ano muna yan kami kung oras yun ng ano, pagtatanim ng mais. Magtatanim muna kami bago pa kami mapasok ng school.
And basta yung mga anak mo, i-ano mo lang, gabayan mo lang sila na kung sa hanggang sa kaya mo, mapagtapos sila. Ayan, mahirap din, mahirap na ano, ayan, wala silang natapos. And dapat iiwan natin sila ng medyo nakakaano rin sila. Huwag natin, ano na, hayaan sila na lumaki din silang nararanasan nila yung buhay na naranasan natin. Ayan. Yan yung iwasan natin. Ayan. So, mamaya ano, mamaya at ibabalik ako dito. Or, kung pupunta ka din mamaya sa feeding program, kasi di, i-ano mo yung ano mo, yung anak mo. Sama ko. Oo, i-ano mo na lang para doon sila makain. Kasi hindi pa sila na-rehistro doon eh. Nasa 71 na yata yung nakalista doon. So, i-ano mo na lang sila. Kung pupunta ka doon mamaya, ako na lang lapitan mo. May bigas doon, 5 kilo yata. Bigay ko na lang. So, yun po, maraming salamat, Nay, sa oras na binigay mo sa akin. Yan, maraming salamat. So, ano pong masasabi mo na ano? Ano yung masasabi mo na message mo sa ano, sa mga tumutulong or sa mga sa buhay mo? Sana may wish ka ba sa buhay? Sana po matulungan niya akong mapaayos ang bahay namin. Kay Kuya Bal. Kay Kuya Bal. Yan. Ito po, bahay ni nanay. Ilan na yung edad mo? 40. Ah, 40 pa. Hindi pa ano sa ano. May purpose ka? Wala. Wala po. Kahit ano, wala ako. Si nanay mo, ilang edad mo, nay? Ano na po, 60 na po ako. Ah, senior? Yan na po. Yun po, katawa ko. Nagkaano lang din kang makapayos ng bahay. So, yan po, kung pupunta ka doon, lapitan mo lang ako. Pero kung hindi ka naman marating, ako na lang yung mag-ano dito. Kasi pupunta din namin yung mga nandoon. Nag-ano lang kami kasi yung may bigas doon na ano, sabi ni Kuya Bal, mag-anap kayo dyan ang manuhan nyo, mabigyan natin. So yun, maraming salamat, Nay. Salamat. Thank you po. May trabaho ka ba? Puntaan ka doon, maniningil ka? Ayun, tapos na po. Okay. So yun po, si Nanay Jinky. Ayan, may 7 anak. Ayan, tapos isa yung nakapag-asawa. 6 yung nag-aral. Ayan, sana matapos sila na. Nay. Thank you. Oh, relax muna. Ayan. Talaga wala kami makakain. Ito po si Nanay. Salamat po, sir. Ano yung pangalan mo? Emma po. Oh, tira mo, mas tumanda ako. Ayan, binigay po natin yung isang ano. Is ano to, 5 kilo. Oo, muntik na akong hindi makahabol. Naano ko yan, nakasalubong ko si Kuya Bal. Akala namin, doon namin kukunin. Buti na lang nakita ko dyan. Ingal-ingal pati si sir. Oo. Then, nakuha rin ni Nana yung sa kanya. Ayun, binigay natin. Ito yung mga anak mo? Opo. Yun, ito pala yung mga anak ni. Kulot, napakita ka. Uy, kulot, napakita ka. Yan, sa ano pong masasabi nyo, kay ano na lang, kay Kuya Bal? Maraming salamat po kay Kuya Bal sa mga tulong na binibigay niya sa mga tao, pati po sa amin. Yan. Ikaw na yung magpasalamat ka. Salamat po, Kuya Bal. Salamat ng mga nagawa mo. Tulong. Salamat sa bigas. Salamat sa bigas. Dito, ito po yung bahay ni Nanay. Emma po. Ito, Nanay Ima. Wala pa pong kaano. Ito. Ilan kayong natutulog dito? Ito pong mga apo ko, pag minsan, trapal na lang binabalik ko dito sa lupa at wala nga pong matulog. Ay, ito, ito lang talaga, no? Siya po, wala pong ay? Ano. Dito po sa kabila, kami naman po yung anak ko. Kapag napunta tayo dito ng ano ni mama, yung bayaw kung may sakit ng 2 taon ng may sakit. May tubo dito. Dito lang yung natutulog sa ano, binigay na sa aming upuan. Dito yung natutulog.
Naku, kung may aswang, dire-diretso na. Oo. So, yun po. Sila po yung nabigyan natin dito ng ano, digli 5 kilong bigas galing kay ano. Yan, binibigay natin na Golden Dragon Rice. Ayan. 5 kilo. At kay nanay din binigyan natin. Kasi marami din silang ano dito. Nakatira. Si nanay, pito po yung anak niya din. Ito po si nanay din kasama niya yun. Dalawa lang. Apat lang po kami dito. Kaya lang dito po natutulog yung mga apo. Oo. Diba? Oo, kasi hindi naman sila magkakasya doon eh. Hindi po. Grabe. Yung pong buntis saka yung asawa niya dito. Tapos yung dalawang kapatid na kaano, yung iba naman nandito, sinakapinan ko lang ng karton at saka trapal, kumot, yun lang. Binata kong anak. Kayo, marunong ba kayo sumayaw? Sayaw daw, sayaw. Ay, kulat, 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 sayaw ka lang eh. Dali na. Dali na. Sige na. Sayaw na, dali. Dito ka, oh. Sayaw na, sayaw. Scary, scary. Ay, wala tayong music. May music ka? Sino may music dyan? Wala, walang may cellphone dito. Ayoko. Ikaw nga to, sayaw na scary to. Sayaw na, kulot. Sige, sayaw ka na. Sayaw na, sige, scary. Sayaw. Sayaw na. Titiktok ka. TikTok na. Sige na, huwag ka nang gali na, sayaw na. Yung sinasayaw mo sa amin. Sige, sayaw. Scary na lang, scary. What is scary? Oo, magaling pala kumimpo to. Yan. Yan po, mga Kalingap, maraming salamat and sana patuloy po nating suportahan si Kuya Bal Santos Matubang at kanyang anak na si Kalingap Rab at siyempre sa ating YouTube channel. Ayan, Kaagapay po, maraming salamat. Pakishare na lang din po and pakilike and subscribe po. Maraming salamat po. So ito po mga Kaagapay, galing po ako doon sa nanay, kay nanay, ito, yun yung bahay nila. Trapal lang din po yung bahay ni Nanay Jenki. Tsaka nakikiano lang din sila, nakitirik lang ng bahay. Yan, hindi po sa kanila itong lupa. So, nakikitirik lang sila. Yan, punta na po tayo na feeding center. Kasama ko itong si, anong pangalan mo? Rika po. Ayan si Rika. Ayan, sinama ko na para naman masali siya sa feeding program ni Kuya Bal. Ayan. So, binigyan ko rin si nanay. Ano yung pangalan ng lola mo? Nakalimutan ko ulit. Ano? Emma. Opo. Ayan si lola ni ano, lola ni Jay, ni Bibi Girl. Ayan. So, papunta na kami sa feeding center. Ayan. Ang init ng ano, ang init ng araw dito, may mga cemetery po dito. Dito po ito sa San Roque, Barangay San Roque dito sa Mercedes, Camarines Norte. Ayan. So, maraming salamat po sa mga taga-suporta natin, mga OFW, mga solid supporters, may galang shoutout po sa inyo. Ayan. Sana po tuloy-tuloy yung pagsuporta natin kay Kuya Bal Santos Matubang and Kalinga Trab and sa aking channel Kaagapay po. Tsaka suportahan din natin yung mga kasama namin, mga charity vloggers, mga Kalinga partners. Ayan, maraming salamat po and God bless. Ayan, napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po Kuya sa pag-share na walang paa, walang kamay. Ipariya ako dito, ibigay ko sa'yo. Hindi nila alam. Ah, si Kuya nandito. Ano pangalan niyo, Kuya? Pero handa ka pa mga Kaagapay na hindi daw po sila nakapagp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 ap
Iniling-iling ko lang. Are you all my personal dreams?